Humina at naging isang low-pressure area na lang ang bagyong Krising matapos na mag-landfall sa Davao Region kagabi. Una ito tumama sa Baganga, Davao Oriental, pasado alas 8 kagabi, bumuhos ang malakas na ulan at hangin. Sa lakas nito natumba ang ilang puno. Sa barangay Lambaho, nasira din ang ilang bangka. Malakas na ulan din ang may kasamang hangin ang naranasan sa bayan ng Katiil at Boston. Sa Mati City, halos 200 residente ang nilikas dahil sa pagbaha. Umapaw ang tubig sa Bitanagon River. Sa Davao City, binahari ng ilang bahagi ng Toril District at Tugbok District dahil sa pag-ulan kaninang umaga. Sa ngayon, nasa Sambuanga del Sur ang low-pressure area na dating Bagyong Krising. Patuloy ito magpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular sa Sambuanga, Peninsula at dito rin po sa Northern Mindanao. Ang ibang bahagi naman ng Mindanao makakaasa rin ng thunderstorm sa weekend dahil sa easterlies. Ayon sa pag-asa, posible din tumama ang low-pressure area sa Palawan ngayong weekend. Base sa forecast ng The Weather Company, posible ang maghapong ulan sa Palawan bukas. Sa Visayas naman, mataas din ang tsansa ng thunderstorms bukas dahil sa easterlies. Dito naman sa Luzon, init at alinsangan pa rin ang naranasan ngayong araw. Pumalo po sa 36.2 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila kaninang alas 3 ng hapon. Ito na ang pinakamataas na temperaturang naitala sa Metro Manila ngayong taon na naranasan din kahapon. Ang heat index po natin ay 39 degrees Celsius. Bukas, posible na naman pumalo sa 36 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. Pinakamainit naman sa Tuguegarao at Cabanatuan kung saan pwedeng umakyat sa napakainit na 38 degrees Celsius ang temperatura. Yan po ang lagay ng panahon. Lagi nating tatandaan, ang buhay ay weather lang.